Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, ika-apat na kabanata. Dapat ninyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga lihim ng Diyos. Ang katiwala ay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin kung ako'y hatulan ninyo o nang alinmang hukuman ng tao. Kahit ako'y hindi humahatol sa aking sarili. Kahit na walang umuusig sa aking budhi. Hindi yun nangangahulugan na ako'y wala ng kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kaya't huwag kayong hahatol nang wala pa sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at maghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong yon, bawat isa'y bibigyan ng Diyos ng papuring nauukol sa Kanya. Mga kapatid, kami ni Apolos ang ginamit kong halimbawa para sa inyong kapakinabangan upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasabihang sumunod kayo sa patakaran. Huwag ninyong ipagmamalaki ang isang tao kung hahamakin naman ninyo ang iba. Paano kayo nakakahigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nasa inyo'y bigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang yon na parang hindi kaloob sa inyo? Kayo pala'y nasisihan na. Mayayaman na pala kayo. Kayo pala'y nagahari na kahit hindi kami tumulong sa inyo. Sana ngay naging hari na kayo upang kami man ay maghari ding kasama ninyo. Sa palagay ko, kaming mga apostol ang ginawa ng Diyos na pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatulan ng kamatayan. Isang panoorin para sa sanlibutan ng mga anghel at ng mga tao. Kami mga hangal alang-alang kay Kristo. Kayo na may marurunong dahil kay Kristo. Mahihina kami, kayo na may malalakas. Hinahama kami, kayo na may pinaparangalan. Hanggang sa oras na ito, kami nagugutom, nauuhaw, at halos hubad. Kami pinapahirapan at walang matirhan. Nagpapakahirap kami at nagbabanat ng buto para kumita ng ikabubuhay. Idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin. Kapag kami inuusig, tinitiis namin yon. Malumanay kaming sumasagot sa mga naninira sa amin. Hanggang ngayon, kami parang maruming basahan. Pinakahamak sa lahat ng tao sa daigdig. Ito'y isinusulat ko, hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang minamahal kong mga anak. Kahit magkaroon pa kayo ng 10,000 tagapagturo sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong ama. Sapagkat kayo'y naging mga anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Kaya't isinasamo ko sa inyo, tularan ninyo ako. Dahil dito, pinapunta ko riyan si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Papaalalahanan niya kayo tungkol sa mga patakaran ko sa buhay sa pagsunod kay Kristo Jesus. Ang mga patakaran ding yan ang itinuturo ko sa bawat iglesia sa lahat ng dako. Nagmamataas ang ilan sa inyo dahil ang akala nila'y hindi na ako pupunta riyan. Ngunit kung loloobin ng Panginoon, ako'y pupunta riyan sa lalong madaling panahon. At titingnan ko kung anong kapangyarihan ang ipinagmamalaki ng mga yan. At hindi hanggang sa salita lamang. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Ano ang gusto ninyo? Pupunta ba ko riyang may dalang pamalo? O taglay ang diwa ng pag-ibig at kahinahunan?